Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa aking bagong channel. Ginawa ko po ang video ito kasi total mahilig naman po akong mag-process ng aking mga documents online. Ganun din po yung aming mga bills, payments, at kung ano-ano pa na pwede po i-process online. Kasi nga po, syempre, kapag may work tayo, mas iwas sa bala at hindi na po natin ilang upset. At dahil dun po, marami po akong kakilala na nagtatanong sa akin kung paano daw ba ganito, paano daw ba ganun, pwede bang ganito, pwede bang ganyan. So, naisip ko po, bakit hindi ako gumawa ng channel? Yung ma-share ko lang po yung mga na-experience ko sa kanila sa mga transaction ko via online. At katulad nga po ng video ito, i-share ko sa inyo kung paano kami kumuha ng passport via Okay, dito naman po tayo sa personal information. Ang sabi po dito, yung fields with asterisk daw ay required natin fill upan. And then, meron pong warning, basahin lang po natin. At kapag naintindihan na po natin, check lang po natin itong box and agree na malinaw sa atin. And then, itong phone number. Sa phone number po, wala naman nakalagay na asterisk. So, it means na hindi naman po siya required. So, proceed na po tayo sa mobile number. Ayan, lumalabas na yung number ko na nilagay kahapon. So, ayan, confirm lang po. And then, last name. Pilapan lang po natin yung mga hinihinging information sa atin. Date of birth. Gender. Pilapan lang po natin lahat ito. Ayan po. At pagkatapos nating mapilapan, next po. At yan, next naman po dito ay family information. So, pilapan lang din po ulit natin. Okay, at yan ko, at yan po, kapag tapos na, next lang po ulit.
At dito po naman sa sunod, makikita naman natin yung application type. So, mamimili lang po tayo dito kung new ba or renewal or lost. So, dito tayo sa new. And then, okay, pilapan lang po ulit natin. Emergency contact number. Ay, emergency contact person. Then, contact number. And then, after po, next ulit. Okay, and then dito po sa contact information. So, ilagay lang po natin yung address natin. Ayan po, hinihingi din pala yung ating occupation. Pero, yung sa office number at saka office address po, wala naman pong nakalagay na asterisk. So, ibig sabihin, wag na natin lagyan. And then, after po, next natin. And then, kapag na-fill up na po natin yon, information review na po tayo. I-check natin po, baka kasi may mga mali tayong spelling o kaya birth date natin. Speaking pala po dito sa Gmail, yung gagamitin po nating email address dito, siguraduhin po natin na ito po yung active at siya yung ginagamit natin kasi dito po sila magsesend ng confirmation natin at yung mga kailangan nating i-print kapag pupunta na po tayo sa DFA. Okay? Check, check, check. Kapag wala naman po problema sa spelling na nailagay natin kanina at okay na, I'm not a robot po. And then, check po, and then confirm. Ayan po, dito na po tayo sa processing. Okay, piliin lang po natin yan. And then, sa payment po, ang pipiliin natin ngayon, syempre online. Sa GCash po, dito po siya sa credit or debit card. And then, meron naman pong services. Pipili po tayo kung anong gusto natin, pick up or courier. So, dito pipili natin ay courier kasi syempre, kaya nga po tayo nag-online dahil busy tayo, so ipapadeliver na lang po natin. Sa courier naman po, kailangan po nating mag-add ng 150. At ayan po, dito nakalagay, kapag hindi po tayo magre-receive, kailangan po nating ilagay yung pangalan nila, halimbawa yung kasama natin sa bahay. So ilalagay po natin yung pangalan nila dito and then contact number and then yung address po kung saan natin ipapadeliver. And then dito po, pilapan lang po natin yung address. Wait lang, lagyan natin ang address. Metro Manila. And then, zip code. And then, kailangan po natin maglagay ng landmark para po siguro madaling mahanap ng rider kapag dineliver na sa atin, kapag i-deliver sa atin. Okay, ayan po. Dito po sa baba, ilalagay po natin kung yung magre-receive ba na yun ay relative natin or non-relative. So, ilagay na lang natin dito kasi yung magre-receive naman ay family member. So, relative po siya. Next, check. And then, ito po yung courier nila. So, check lang po natin. Air 21. Then, ayan po. Proceed na po tayo sa pay now. Ito, makikita natin yung babayaran natin. At dyan po, i-click lang po natin itong pay now. And then, payment confirmation. Agree lang po natin. And then, proceed to payment. At yan po, dahil GCash ang gagamitin natin, so click natin itong GCash.
lang po natin yung number natin. And then, magbibigay po siya ng code sa atin. Ayan po, not enough yung balance ng GCash ko. Kasi nga po, ginawa lang naman natin ito para sa tutorial ng video nito. Pero kung nag-success po yung ating application, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung Gmail account na nilagay natin, dun po sila magsisend ng confirmation ng ating appointment. Kasama po dun yung important guidelines and reminders na kailangan po natin gawin kapag papunta na tayo ng DFA. So, ayun lang po, ganun lang po siya kadali. At bago po ako magpaalam, please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated pa po kayo sa mga susunod nating mga videos. Thank you po and bye-bye!